Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Sabay-sabay po, dalawang verse, di go. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Again, mag-aadala namin. Makita namin yung aming susabihin sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, especially sa important part ng passage na to, Lord. Okay pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good evening po ulit sa lahat. New year na. Lakas-lakas natin ng konti. Nahihiya ba kayo? Ayaw nga nahihiya. Ibig sabihin lang ng amen. So be it. Tama po yan. Ganon. Ngayon, pag good morning, good evening. Asan ba yun? Para din ma-ano tayo. Kasi minsan parang walang kausap eh. Kasi hindi ako sanay ng ganun eh. Kayo ba sanay kayo mag-monolog? Pero ibang preacher, ganun nga. Pero minsan parang ganun din eh. Pero, gusto ko. Nag-uusap tayo, nag-aaral tayo eh. Hindi tayo yung mag-monolog ako dito, tapos ganyan lang kayo. Hindi na pala kayo naikinig. Diba? Kaya nakatitig lang kayo ganyan. Iba pala yung iniisip nyo. So, tayo? Yan ang privilege natin bilang maliit na churches. Anyway, title po nito. Pero bago yun, tuloy po natin ang ating series sa Philippians. Yung una po is napakarami kasi dito. Yan, approved things that are excellent. Sa chapter 1. And then, second part is by life or by death. So, matindi po yung ng Philippians kasi nakita nga natin, mahal na mahal yung mga to. Kasi si Paul ay nagkukwento kung ano yung kanyang commitment, no? Anong klase yung commitment niya sa Panginoon. Okay, wala pong magbabantay nitong bata. Matay yung bata. Ba talaga meron tayong something na kulungan. Kasi malate pa yung ating lugar. Tulong-tulungan na lang po tayo. Yan. Okay, so tonight naman, title po nito ay napakahaba. Wait lang po ha. Without Rebuke. Yan po yung main title. Yung subtitle nito is ano nga ba yung nalagay ko dyan? Both humility and exaltation of Jesus warrants our service and obedience. Abad. Ulitin ko ha, pinatitle natin, without rebuke. Sabihin, hindi pinapagalitan. Sinong gusto ng ganun? Maging matino ka, hindi ko mapagalitan, di ba? Walang masabi sa'yo, without rebuke. Pero ang ating subtitle is both humility and exaltation. Ibig sabihin, si Jesus ay humble, pero bandang huli siya ay tinaas. So dahil doon, it warrants our service and obedience. Ibig sabihin, sino sa inyo yung sumusunod lang dahil takot kayo kung kanino? Di ba? Minsan, ganun tayo. Okay lang naman yun. Mga bata, parte yun ang buhay natin. Minsan, pag di tayo tatakotin, di ka susunod eh. Depende nga sa attitude mo, sa mga maturity mo. Yung mga bata, ganun, palo lagi. Kakain na nga lang. Kain na, ayoko, palo. Sige po. Mababaw pa kasing level yung kanilang maturity. Kailangan lagi takutin, laging kailangan pagbantaan. Sinasummarize ko na po, no? Pero dito sa ating chapter na to, first part ng Philippians 2, ang ating kaya ang title natin is ganun eh. Ang Panginoon ay nagpakababa. Sinong gusto mong sundin?
Mayabang o yung ano, humble? Ha? Yung mayabang madalas ang ano nga, eh, diba? Pero hindi rin. Ibig sabihin, sumusunod ka pero masama loob mo. Kung masama loob mo, may anong kapag ano, tawag dito, yung may pagtingin ka na hindi maganda, di ba? Kasi mayabang to eh. Pag nagkaroon ka ng chance, di ba? Ganoon naman ang banta mo, pag ako naman, yan, diba? Hindi maganda. Ang maganda kayo sa Jesus, Panginoong Jesus, pareho siya eh. No? Nung una, siya nagpakababa, talagang sobrang baba. Bandang uli, siya yung tinaas. Tama, sabihin na dito, lahat luload sa kanya. Kahit yung mga atheist na yan, mga mayabang ngayon, may pilitan lumuhod dyan sa takot. Okay? Kaya ang ganda eh. Kaya tayo ngayon, hindi tayo dapat tipong parang yun nga, soul winning ba ako o hindi? Mag-church ba ako o hindi? Bibigay ba ako o hindi? Maglilingkod ba ako o hindi? Hindi tayo dapat ganun. Again, depende nga sa maturity natin. Pero yun dapat. Okay? Yun dapat kasi humble siya, tinaas na siya, wala nang tataas sa kanya eh. So, tapos para nag-aalang ang kasumunod sa kanya. Okay? So yun ang natin ngayong gabi. At first part pa nga lang to kasi hindi natin kaya eh. Tapusin. 30 verses to. Pero lahat to eh. Mayroon pang mga false doctrine tayong dalawa na itatakil. Kaya kapit lang sa upuan. Amen? Walang magulo. Okay. So ito. So tuloy natin. Sabi dito, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy. So, medyo may binigay siya dito. Kasi ang pinakasasabihin niya dito, yun nga, gumawa tayo ng maayos. Maglingkod tayo ng maayos at mayroong isang kaisipan. Pero may sinabi siya dyan, if therefore be any consolation in Christ. Ibig sabihin ito, kahit ano pa yan, na, ano yung consolation? Console. Hindi yan gaming console, ha? Ano yung console? Ayan, katulad nga niya, pag may namatayan, di ba, or nagkasakit, anong inagawa na sa kanila? Naikidamay. Ano pa? Para sila ay ma-comfort. Actually, dito sa Bible po kasi, yung comfort, medyo pang pano yan eh. Parang patibay yan eh. Ang gusto talaga nating itong talagang ito yung word na madalas ang ibig sabihin sa panahon natin ngayon, comfort, pero actually ibig natin sabihin console. Dali ha, iba yung lumalabas. Yan, to alleviate the grief, sense of loss or trouble. Di ba, sa panahon natin ang ibig sabihin yung comfort, yung madalas natin ginagamit. Pero sa Bible kasi halo naman yan eh. So sabi dito, if there be any consolation in Christ, ibig sabihin, if any comfort of love, so nabanggit yung comfort. If any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, lahat ng magandang bagay. Pansin nyo ba? Gandang bagay, pero yung pinaka, para saan ba yung mga bagay na yan? Bakit ka kino-comfort, kino-console, fellowship? Para saan ba yun? No, siyempre, para tayo ay hindi lang feel good. Pero isa yun, di ba? Kasi gusto natin kahit sa trabaho, nabanggit ko nga kanina, sa trabaho, hindi mo gustong sumusunod ka ng pilitan lang. Ang ganda nung pag sa team, sa company, sa basketball, sa man yan. Di ba? Pansinin nyo, kung may matutunan kayo sa basketball, yun na lang. Madalas kasi yan saan eh. Kailan nanonood na naman ako kasi nga napanood. Tindi nitong mga to, gumagastos ng ganito para lang maglaro. Pero maganda nga doon is dahil nag-ano sila ng effort doon, pera, may matututunan tayo kasi binubuhos nila lahat ng effort, pati talino nila, ano nila doon eh. Kasi nakakasal nga, di ba, parang yung mga, tawag dito, yung mga announcer, tsaka yung mga, tawag doon, analyst pa, may analyst pa yung basketball. Tapos yung mga nag-interview, mga ganyan pa, mga halftime, tapos hindi lang yun. Mga documentary din. So kung may matututunan man kayo doon, ang matutunan nyo sana yung mga may kinalaman sa spiritual. Kasi nga, natawa ka sa kanila kasi parang walang kakwenta-kwenta, di ba?
Pero meron ka rin matutunan. Again, kung tama yung pagtingin mo kasi sa mga bagay-bagay. So ako, hindi ko ini-endorse yan na to the point na maging ganun nga tayo. Kwento ko sa inyo mga pastor na okay, sana yung mag-basketball. Kaso yung hindi nga nagsosol winning, pero basketball, kung saan saan nakakapunta, yun nakakasal. Pero ngayon, tayo, pag-aralan na natin sila. So, tas ang lalaki ng bayad dyan, di ba? So anyway, kung sasabihin, kung may mga binibigay sa ating comfort, ang Panginoon, fellowship, bowels of mercy, ang dapat talagang gawin natin dyan, yun nga, gawin natin yung dapat natin gawin. Okay? So dito, medyo may personal appeal si Paul para tumingin din tayo sa perspective niya. Ano ba yung gusto niya? Okay? Saan siya sumasaya? Okay? Saan siya masaya? Ako, sa palagay niya, saan ako sumasaya? Anong gustong... Sana, paano ako mapasaya? Alagay mo ba? Ayun, tama yun. Lalo na, kasi nga binabasa ko to, medyo naiiyak nga ako eh. Alam mo ba? Kasi, katulad nga yan, grabe yung ating, ano eh, hirap na rin minsan. Pero, kami, sabihin nyo dito eh, sabihin ko na lang din sa inyo, sinaalala ko kayo. Ayan, salamat nga si Justin andito. Diba? Si Justin kasi parang halos matagal dito na ano eh. Kasi ganyan-ganyan si Justin eh. Diba? Pero, pag nag-mature yan, amen? Amen. Alay mo, maging asawa pa ng pastor yan. So ba yun? Gusto na. Amen. Amen. Kaya ino-observe niya si Ma'am, ano, Ma'am Carol tuloy, sabihin ko. Si Ma'am Ayan. Kasi parang, isa, nandun pa ako, utak ko, nandun pa eh. Pero totoo, sinasabi rin nila, amen? Napaganda nun ako, mautuwa ako pag ganun kayo. No? Amen? Alay ito, dalawang bagong kasal. Sino nakakaalam, di ba? Maraming mga baptist ngayon, talaga mga simpleng tao lang. Makuha mo lang dapat yung sustansya ng salita ng Diyos. Hindi yan ano eh. Tayo, hindi tayo yung katulad ng iba na nabanggit nga sa inyo mga pari, di ba? So, kasi may anong kaibigan dati na may pinsan na nag seminaryo. Pwento ko na lang ulit kasi mga bago eh. So, eh, sineshare ako nga yun, kaso, anong binablanko ko, tapos, eh, kasi nga, yung pala, isa sa mga, ano niya, katisuran niya, yung pinsan niya na, okay, so, loko-loko din. Pero, nag-seminaryo. So, ganun eh, tapos, eh, di isang beses na meet ko, ay, tama-tama eh. Talagang excited pa siya na, yung ma-meet ko yung, ano, yan. So, syempre, hindi lang ako nag-aksaya ng panahon, nagtanong ako, gusto ko matuto eh. Ano mang ginagawa nyo dyan? Ano pinag-aaralan nyo dyan? So, wala silang, hindi Bible ang alam nila. Wala nga makot na isang Bible verse. Hindi nga mga ligtas eh. So, sinabi naman niya, tama yung sinasabi ni Pastor dito dati. Yun na, mga philosophy, ganun. Tsaka yung mga about the Bible, about the church nila. Puro ganun. Tapos, meron dyan mga condition na, ano, di ba, dapat daw pogi, pero hindi, mukha namang hindi, di ba? Pero may mga ganong ano yan eh. Kasi inaano nila yun sa Bible na hindi naman ganang interpretation dapat doon. Sabi, gusto ko sabihin yung nga, matalino. And then, yung pipiliin pari daw doon, secret. Yun ang nangyari kasi sa kanya. Di ba, nakwento ko na sa inyo. Hindi daw niya alam bakit siya hindi pumasang pari. Ganon sila. Walang sinabi, kung naipasa mo yan, nagkailangan mo ipasa, secret. Parang ganun. Kaya nabanggit ko rin sa inyo dati, medyo alam, parang alam ko na. Politiko yun. Tsaka pinapakiramdaman nila yun. Kung sino sa inyo yung pinaka-brainwash. Masunurin sa Pope. Yan. Yun ang ano ko dun. Yung mga ganyan, kahit sa mga company na, sip-sip, ganyan. So anyway, so sa atin hindi ganun. Ito sa atin, pag nakakuha mo yung dapat mong gawin, bahala ka na kasi independent din na tayo eh. Kaya, ayun, ahala ka na. Amen? So, yun ang gusto ko mangyari sa inyo. Hindi ko gusto yung mapahama kayo. Hindi ko gusto yung bandang huli ay hindi nyo alam gagawin sa buhay nyo. Pamilyo mo mismo, hindi nyo alam. Kaya ito na. Ito yung gusto ni Paul sa kanila. Fulfill ye my joy. Anong gagawin na that? Una, be ye like-minded. Ano sabihin nun? Like-minded.
Ha? Magkakapareho ng utak. Pwede ba yun? Hindi naman lahat ng bagay, obviously. Pero yung mga importanteng bagay, dapat nagkakaisa tayo doon. Amen? Yung iba dito, gusto ng sports, yung iba gusto ng music. Okay lang yun. Pero dapat, isa yung tutunguhan natin. Amen? Yung sports mo, gamitin mo sa Panginoon. Yung music mo, gamitin mo sa Panginoon. Yung poma mo, gamitin mo sa Panginoon. Yung pera mo, gamitin mo sa Panginoon. Yung talino mo, gamitin. Okay yun. Amen? Yun ang gusto ni Paul, yung gusto ng Panginoon, yung gusto ko sa atin. Kaya sabi dito, having the same love. Diba? Being of one accord, one mind. Inulit na naman yung mind. Ganito po yan. Hindi kayo magkakaisa kung iba-iba yung mga mahal nyo. Ibig sabihin, yung iba gustong self-love. Ibig sabihin, makasarili. Iba naman gusto sumikat, magpa-pogi. Tapos yung iba naman, ganun din. Kaya hindi nagkakaisa. So, pero pag isang gusto nyo, kung anong gusto ng Panginoon, syempre, ma-win, yung mga unsaved, maligtas sila, and then after nila maligtas, ay, of course, maglingkod sila ng, sa Panginoon ng tapat. Amen? Kung gusto, lahat tayo gusto ng gawin, kahit ano pa yung ibang details ng ating paglilingkod, okay lang yun. Magkakaisa pa rin tayo bandang uli. Yun yung issue ng being one accord. Iisa lang yung ating pinatutunguhan. Kaya, ito, may mga ano dito, mga detalye. Again, si Paul, kakilala niya po yung mga yan eh. Namanggit ko nga last, mamaya may ano dyan eh. May papangalanan siya dito. Mga nag-aaway. So, hindi pwede yun sa ministry. Amen? Magkakagulo-gulo tayo. Makikita ng ibang tao. Tayo-tayo, hindi magkasundo. Eh, ba't naman nila gusto makiisa pa sa atin, di ba? Hindi yan ba? So, isa sa mga wag nating gagawin, ganun, pag mayroong konting pag-aalitan dyan, alamin mo bakit. Alam mo, mga kasamayan, ba't mo pag-agawin? Eh, kasi inunahan ako, dapat ako yung gigitara, ya. Ako dapat papakanta. Walang kwenta. Eh, di kayo magsalitan. Amen? Amen. Tsaka mababaw yun. Ako nga, sa amin, wala ako dun eh. Sabi nga sa inyo, naging Sunday school lang ako. Ako yung inalok eh. Hindi ako nagpresenta doon. Hindi minsan, okay din naman yun. Basta alam mong okay ka. Pero, basta maganda yung talagang ano ka lang eh. Kahit saan. Kahit sa trabaho po. Ang hirap nung pepresenta mo yung sarili mo. Ako, dapat ang ganyan eh. Siyempre, hindi ang init na ng mata sa inyo yung ibang tao, di ba? Maganda yung nakikita nila, masipag ka kasi, bandang huli, ikaw na yung tutulak, di ba? Ikaw yung magaling, ikaw yung ano, di ikaw na yan. Yun ang maganda, amen? Kaya sabi dyan, let nothing be done through strife or vain glory sa Tagalog. Sa lahat ng gagawin nyo, wag na wag nyong gagawin yung gagawin nyo dahil kayo ay nag-aaway. Parang last time, di ba? Pero natuwa si Paul, di ba, last chapter? Sabi niya, nag-aaway kayo, okay na, at least na-preach si Jesus. Pero, hindi yun ideal. Di ba? Parang pinagbigyan niya na lang yun. Pero hindi dapat ganun. Kaya nga sabi niya na ngayon dyan, huwag kayong papagalingan, pag vain glory, ibig sabihin, walang kakwenta-kwentang. Nga, pagalingan. Gusto mo, ikaw yung nauna. Mas matangkad, mas anong, ano man yan, mas mahaba ang hair. Lahat na ng kababawan. Ano yung mga example? Payamanan, pabilisan, ano man yan. Eh, madalas sa church, gano'n, na siya yung nakapakinggan, ano ba yung madalas dyan? Kung pabanalan sana, okay. Kaso, minsan, kunwari, yun ang masaklap. Okay, natindihan ba? Walang gagawin tayo dapat ng dahil sa pag-aaway. Anong kabaligtaran nun? Kung hindi tayo nagpapataas, ha, ano na tayo? Nagpapababaan, eh, di ba yun? Hindi naman sabihin, ginagawa mo, sabi dito, but in loneliness of mind, isa yun sa dapat na consistent sa ating sabihin, hindi tayo mayabang, hindi tayo payabangan, okay, with loneliness of mind, ibig sabihin, yung tingin mo sarili mo, kahit matangkad ka, ibig sabihin, hindi mo tinatawanan yung maliit. Yan, nag-uumpisa yan eh. Lalo na po sa knowledge, yan. Dito sa atin, ganun yan eh. Minsan, yung iba, minsan nagkukulang ng self-confidence siguro,
Gusto mong makita na siya yung magaling. Eh, kahit minsan sa games-games lang. Diba? Hindi nagkakaalaman eh. Kung paano kayo nag-interact, basically. Gusto winning. Sa bagay, mabait naman kayo. Wala akong masyadong inaalala ba ako dito. Ano. Iba lang dati, mga bata kasi, nag-aasaran. Yung sumbungan, okay ba yun? Depende, di ba? Kung kailangan talaga, sabihin sa akin. Ngayon, ang huwag niyong gagawin, yung kayo-kayo. Okay, sabi nga sa inyo, di ba, yung listation natin, magulang, magkakapatid. So, minsan, yung kapatid nyo, huwag mo sabihin sa kanya, di may alam gagawin dyan eh. Sabihin mo agad kay pastor. Magsabi ko, okay lang yan, wala yan. Huwag mo nang, ano, huwag mo nang isipin. Okay? Huwag mo nang gawin big deal. Let, ito yung ano dito, let each esteem other better than themselves. Sa Tagalog, pag sinabing esteem, ano ba yung esteem? Parang tinataas, hindi pa eh. Ituring. Dali. The regard in which one is held. Okay. Kung paano ka binavalue, yan. So, dapat, eh, huwag naman yung plastic, ha? Naalala ko tuloy si John Maxwell eh. Kasi yung mga panahon na binabasa ko pa yan, sabi pa naman. Pag may nakita ka talaga, tatuhin mong 10 agad. Ibig sabihin, ah, narinig ko, uy, ang ganda mo ngayon ah! Ang pogi mo ngayon ah! Wow! Talagang, wow! May, ano daw yun? Medyo okay daw yun sa ano mo. Kaso nang mabuhay, huwag naman ganun. Ibig sabihin lang, pero parang ganun, sakto lang. Okay, ibig sabihin, yung value ng isang tao, nga, sabi naman ng iba, hanapin mo yung maganda sa kanya. Tama rin naman yan. Huwag ka mag-focus sa masama. Okay, ang mali naman, hindi na pinansin yung masama. So, pag may masama ka nakikita, isipin mo paano mo siya tuturuan, especially kung hindi ka pastor eh. Okay, so kapatid mo yan, hindi ka lang marunong, alam mo na, wala ka pa masyadong wisdom para magawa mo para sa kanya yung mas makakabuti sa kanya. Okay? Laging example dyan nga, yung bad breath daw, di ba? So, kung bad breath yung, ano nyo, kapatid nyo, anong gagawin mo? Ha? Magalawa, mura na po ang toothpaste. Di ba? Pero ako, bumili ako ng toothpaste, mahal eh. Hindi kasi, para naman yung mamean, pareho kaming, ano, medyo nakingilo. Pero ano lang naman yun? Minsan-minsan lang, okay? Nasa edad na rin kami. Anyway, ganun. Isipin mo yung makakabuti sa kanya. Nakita mo parang laging, ano? Ano ba? Ah, hindi marunong maligo, ganyan. Ano mo, i-encourage mo lang na, mas ano to, mas bagay sa'yo pag ano. Magugustuhan ka ng babae pag mabango ka. Yung mga ganun. Ah, ganun pala yun. O, di binigyan mo parang ano, di ba? Hindi mo masyadong denown, okay? Napaimportante niya po, na sabi nga sa inyo sa church, minsan gano'n. Kasi, pag nasa church ka na, ang dami ng persecution sa labas eh. So, pag andito ka, ang expectation ng tao, syempre, pakikisamahan ka, at least ito yung kanyang comfort zone kayo, no? Hindi kayo judge ng mali. Okay? So, yan yung kay pastor yun. Ganun bagay. Okay, so, itaas nyo lang siya, nung tama lang. So ito, laging nasa utak ko ito eh. Sabi dito, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So, pag nilagay mo sa context, hindi mahirap intindihin. Ibig sabihin, dapat tingnan mo rin daw yung bagay ng ibang tao. For example, yun nga, may camp tayo, di ba? Kaya ang sistema sa amin dati, ganun. Pag alam mong walang kakayanan, yung iba tinutulungan. O iba naman, nakita mo namang ano, kailangan ng tulong, tulungan mo na lang. Okay? Nakita mo na yun eh. Eh, iba kasi magpapainggit pa. Alam mong walang pambili ng ano. Oh, punta tayo Starbucks. Una, medyo ano na, di ba? Minsan-minsan, okay lang. Pero, alam mong wala, di lalong nahiya. Tingnan mo rin kung ano meron siya para doon kayo magkasalubong. Naintindihan? Amen ba? Mga simpleng bagay po, bakit nasa Bible pa? Kasi nga, magandang tips po ito, napaganda. Eksakto. Kung ano yung dapat nating mapakinggan at matutunan.
Importante po ito, meron sa Bible eh. Kaya, yan. Ako po ay, sabi nga sa inyo, may yayin ako dati. Wala akong alam sa makikisama sa tao kasi wala eh. Pero nung ano ko yung Bible, ah, ito yung mga yung mga narinig ko sa labas na parang tama pala, nakita ko dito, uy, tama pala yun. Ngayon, yung mga sumobra naman sa iba, makukuray ka ng Bible eh. Kaya na maganda dito. Anyway, tuloy natin. So, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano yung mind? Nag-iisip. So, yun nabagay natin kanina. Siyempre, humble. Tinataas yung iba. Tingnan mo rin yung ano. Anong meron sila. Like-minded. Dapat ganun daw ang utak mo. Okay? At sabi niya, which is also in Christ Jesus. Kaya, pag tinignan mo yung buhay ng Panginoon, ba't niya pinagtsagaan yung mga disciples? Bakit ganun yan? Dahil dito, gusto niya sila matuto. Hindi sila maiwanan. At di rin sila, especially sa ministry, pag nasa ministry ka na, lahat ng wisdom kailangan mo, lahat ng tapang, lahat ng magkakasama na yan. Ang talino, kailangan mo lahat yan. Kaya kailangan talaga tiyagain. So yun ang ginawa niya, ganun din ang gawin natin. Ngayon, itong from verse 6 hanggang dito sa 9, ito na po yung sinasabi ko kanina, na dahil si Paul ay nagsasabi, ito yung dapat niyong gawin, ito yung huwag niyong gawin. So again, example niya, ang Panginoon. Ganyan po yan eh. So ano ba nangyari kay Jesus? Ganito po yan. Siya ay Diyos. Nagkatawang tao. Ba't ka magkakatawang tao? Karamihan po ng tao, gusto laging may taas. Maganda yung tingin sa kanya ibang tao. Kahit nga hindi. Kahit hindi matalino. Kunwari matalino, para ganun yung tingin sa tumaas. Ganun, nagmamataas. Tawag natin dyan, di ba? Ang Panginoon, baliktad. Diyos na siya, nagkatawang tao. Sabi, and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. So yung sabi ko kanina, false doctrine, na gusto nating labanan, again, yung, siyempre, iglesia ni Manalo, ang sikat dyan, eh, yung si Jesus daw ay tao lang. So obviously, hindi siya tao. Tao siya, pero hindi siya tao lang. Okay, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Kaya napakipotante ng mga wording po din sa King James. Pansinin niyo po, siya ay hindi, ginawa ba siya? Sabi dyan, made. He was made eh. Hindi, ginawa siya. Hindi. Ginawang kagaya ng mga tao. Hindi siya ginawa. Kasi meron ding verse na parang sinabi, may origin si Jesus eh. Wala siyang origin. NIV yung origin eh. Si Jesus ay Diyos, ginawang tao. Pero nauna siya yung Diyos. Okay, so isabihin lang, yun ang generic naman yung word na made eh, di ba? Okay? I made you feel better. Ginawa ba kita? Hindi, di ba? Ginawa ako sa iyo. May ginawa ako sa iyo. Okay, nakukuha nyo na. Okay. So, basta malinaw naman sa atin yun. Pero in-address lang natin kasi may gagamitin sa inyo yung mga salitang yan. So, kailangan again, kunin nyo sa context ng Bible. Tuloy lang natin. So, siya ay Diyos, you know, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So, equal ba siya with God? Sabi dyan, equal siya eh. Importante rin yan. Sabi, hindi, mas mababa si Jesus sa Ama. Sa authority figure, yes. Siya yung inutusan. Pero sa value, isa pong value ng Diyos. Okay? Pareho po sila. Kaya sabi dyan, equal with God. Okay? Yung mga distinction niya, kailangan maintindihan natin yan. Kasi, yan yung ginawa ng iba. Binababa nila si Jesus, bandang huli. Si Jesus ay maliit na Diyos, inutusan lang, servant lang. Servant siya, pero hindi servant lang. Sabi nga dyan, took upon himself the form of a servant. Ano yung forma lang? Di ba? So, uso rin ngayon yan. Alam nyo yung may palabas na ganyan, eh, no? Alam nyo ba? Yung nagkukunwari yung mayaman, kunwari siya yung ano, para daw malaman niya yung feeling ng ano. Okay din, di ba? Nakaka-relate din siya. Tutok. Tayo din. No? So, ganun ang ginawa ni Jesus. Kahit siya yung hari, siya yung Diyos, nagkatawang tao siya ngayon, nasasaktan na siya ngayon. Alam na alam niya. Hindi mo pwede sabihin na hindi naman ako naiintindihan ni Jesus eh. Alam niya nga yan eh. Alam na alam niya kung ano pagdadaanan. Amen? Nagpaka-humble siya. Sabi niya, and was made in the likeness of man. So, yun nga laging binabanggit soul winning. Siya ay talagang tao. Nasasaktan, nauuhaw. Naitindihan niya ang ating
Lahat ng pinagdadaanan natin. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Unto death. Ibig sabihin, hindi lang siya ngayon tayo, sa sunod tayo. Alright, gawin mo yan. Ah, sige po. Pag nahirapan na, ano na, ayoko na. Nagbabago yung isip natin eh. Samantala may kailangan gawin. Diba? For example, yung... Naalala ko sa inyo, mga naghalo ng semento, diba? Subok pa lang yun eh. Sa bagay yung kasi, pwede mo talagang hintuan yun anytime. Diba? Pero may mga task tayo na panghabang buhay. For example, yan, soul winning na naman. Meron ka pa bang duda na may gagawin ka pa iba sa buhay mo bilang Kristiyano? O ano, hindi, meron lang akong lugar dito eh. Naku. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi tayo ganun. Yung iba ganun kasi, huwag tayong makigaya dun. Nasabi ko sa inyo na malinaw, lahat dapat tayo soul winner. Lahat. So, hindi lang si Pastor, hindi lang iba. Mahirap yan eh, pag-aralan mo. Amen? Ngayon, balik tayo dito. Iba, sige, okay din. Sige, gagawin ko yan. Masaya yan eh. Pag nahirapan na, yun na. Parang humihinto ka na, ang hirap eh. Sa oras pa lang. Kailangan, syempre, mag-devote ka ng time dyan. Hindi ka nang pwede mag-soul winning ng ano, ng gusto mo lang, di ba? Pwede rin kung marunong ka na, mag-isa ka. Pero mas nakaka-encourage kasi, marami rin tayo, sabay-sabay yan. So, ano pa? So, hindi ganun. Pag may misyon ka maayos, at talagang malinaw, ito yung dapat mong gawin. Dapat tapusin mo yun. Pag hindi mo tinapos, kahit ano man yan, fail ka pa rin. Di ba? Ang Panginoong Isus, ganun yung kanyang mission eh. Bandang uli, siya ipapatayin. Pahirapan muna bago dun. Pero sabi niya dyan, yung kanyang obedience unto death. Kasi sabi, hindi yung nahirapan lang siya, ayoko na. Eh tayo, saan tayo dapat maglingkod? Hanggang saan? Ha? Hanggang wakas. Ano nga wakas? Ganun din. Hanggang mamatay. Ay, mamamatay. Ayoko na yan. Ligtas. Kung ligtas ka, dapat di ka rin. Ano. Again, naiintindihan ko mga bata. Kasi nagbabalas pa tayo, di ba? Ba't ko naman gusto mamatay para lang maglingkod? Eh, iba nga, hindi. Gumaya ka pa dun. Kung alam mo na ang reward mo ay nasa Panginoon. At hindi pwedeng hindi ka nabigyan eh. Ito sa lupa, especially sa langit. Kaya, yan. So, example again si Jesus, ha. Pero kung titignan nyo ngayon to, parang talo siya. Di ba? Ano naman, natalo siya. Yung sabihin, talo pala yun. Ba't ko susundin yan? Ang maganda sa Panginoon, una lang yun. Noong una, hinayaan niya, siya'y pangarusahan. Ano nangyari sa kanya? Alam na natin. Wherefore God also hath highly exalted him. Sabi rin sa Bible, he that exalted himself shall be abased. Siya ibababa at he that humbled himself shall be exalted. Ganyan po ang kahit saan po yan. Masasabi tayong karma, di ba? Yabang mo kasi. O, alam mo yan kahit mga unbeliever. Kahit sa kalsada daw, may yabang, di ba? Mga newsfeed ko kasi ganun eh. Kasi parang alam nung Facebook kung anong inaano ko eh. Ganyan, yabang daw. Bandang uli, siya yung nabangga or something. Siya yung ginulpe. Alam natin yan. So, ang Panginoon, both, nagpaka-humble muna siya, pero after niya, talagang alam niya naman ginawa sa akin, dinuraan, minura, pinagsinungalingan, wala siyang, alam ng mga tao, wala siyang kasalanan eh. Diba? Kaya ngayon, dapat tayo, mangyayari sa atin pag soul winner ka, inaral mo lahat eh, para siya maligtas, talagang pumunta ka doon, binigyan mo ng time. Ang dami po niya, pag naglingkod ka sa Diyos, hindi mo na kayo bibilang yan. Ilang tao yung pahalagahan mo, bibigyan mo ng oras, bandang huli, sisinzong ka na lang. Dahil lang, ano, hindi nga lang yun, wala pa yun. Diba, ilan ang naano natin, nasolwi natin, tuwan-tuwa pa yun ng una, bandang huli, okay na yun, ligtas ako. Ang gando na lang. So, pero kung katulad tayo ng Panginoon naman, siya itinaas, sa palagay nyo, anong mangyayari sa atin pag nagka-humble din tayo? Ganun din. Anyway, balik tayo sa Panginoon. So, siya ay pinatasahan, siya ay pinahiya, lahat na. Bandang huli, tinaas siya ng Diyos. Oh, sino makapigil doon? Di ba?
and given him a name which above all names. So yung every name, or yung sabihin, yung pangalan po natin ay ano eh, parang yan ay nagsisimbolize sa'yo mismo, di ba? So, kahit yung mga mayabang na ano po, mga pamilya, di ba? Anong apelido mo? Yan, iba, ganun, di ba? Ayala. Alabang. Araneta. Ano? Go Kong Way. C, mga ganyan. Ha? Sino bang ano? Gates. Mga Bezo. Ano mga mayabang nun? Impyerno naman pala sila. Paano yun? Walang kwenta, di ba? Pero ang Panginoon, alam nyo, kahit dati talagang kinahihiya siya ngayon, kahit mga, kahit ka-plastikan yung iba, still, they give lip service to Jesus. Okay? Pero yung iba, of course, kunwari lang. Pero bandang huli, yun ang maganda dyan. Bandang huli, with that at the name of Jesus, every knee should bow. Kahit pa yung ngayon nagyayabang sa kanya, mga atheist. At sabi nga dito, pati mga anghel, pati mga fallen angel. Kasi lahat na eh. Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, kahit nasa impyerno na sila. Siguro ngayon, galit na galit sila kay Jesus. Dadating yung panahon, makikita na yung glory ng Panginoon. Yung lahat nasa kanya. So, lesson dito tayo, mga bata. May sila yung iba. So, siguro, nagkakaroon tayo ng, ano, baka nagkakaroon tayo ng idea na, puro naman Jesus, ba't naman po si Jesus? Okay. Eh, deserve niya yon. Amen? At yun nga, sige, wag mong pilitin. Kaya ang ginagawa din, aralin mo. Okay, tayo dito, kaya yung Pentecostal, mga puro, Jesus, Jesus. Parang susunod ka na lang kasi, yun daw. Tayo hindi ganun, no? Napansin nyo ba? Ako dito, hindi ako nagbibigay ng, alam mo yung mga preaching na, basta lang mag-amen, di ba? Jesus! In the name of Jesus! Mga ganun pa eh, di ba? Mga tono na yun eh. Parang mapilitan ka. Tayo hindi ganun. So, inaaral lang natin kung gano'ng kadakila ang Panginoong Jesus. Mabuti siya, humble siya, matalino siya, mapagmahal siya, inintindi ka niya. Siya yung naunang nahirapan. Tapos bandang ulit, linano niya pa. Kung paano ka palalaguin, tinano niya lahat yan eh. Pagkikaya nga inaaral natin to eh. Hindi naman niya biglaan na minagic ka lang niya. Ako'y maglilingkod na sa Diyos. Walang ganon. Yung mga ano, mga Pentecostal ulit, mga parang ganon yung ano nila eh. Tayo hindi ganon. Ako, yatsagay, kaya may mga bago na naman dito, di ba? So, ginagawa natin, aral. Ganon. Tapos tsatsagayin mo, encourage mo. Hanggang taon-taon niya, bandang wala ang makikita niyo kung ano yung nakita din namin, karapat dapat na paglingkod na ng Panginoon. Yun ang makikita niyo. So, hindi ko pinaprom kayo, pero ganon na rin yung bandang uli. Okay, so yan daw mangyayari. Inasabi dito, yan ang mangyayari. Lahat duluhod. At hindi lang yon, sabi dito, and that every tongue should confess. Kahit po nung dati, kahit ngayon, pero ngayon kasi pinipigilan na natin yung ano, di ba? Bihira na yung papaluhod ngayon, di ba? Pero ngayon may mga psychological way para paluhodin yung ibang tao eh. Na totoo lang. Kaya, pero, no, kahit sa panahon nila, di ba? Ang naalala nyo sa Book of Daniel, di ba? Ang ginawa sa kanila, lumuhod kayo. Pag ano to, sambahin niyo yung imahe, di ba? Ganun po sila ngayon eh. At, isa sa mga way din na magbigay ka ng ano sa ibang tao, yung sasabihin mo. Di ba? Kaya, ganun po yun. Kaya nalalaman ng tao kung anong pagtingin mo sa kanya, kung anong sasabihin mo sa kanya. So, tayo naman, hindi tayo OA. Okay? So, pero iba, makapansin mo yun, OA. Yun nga, yung you scratch your back, I scratch yours. I scratch your back, I'll scratch yours. Alam nyo ba yan? Yun yung parang psychological, ano nang, pupurihin mo siya para gawin ko rin sa iyo. So, hindi rin tayo ganun. But anyway, ang Panginoon, wala mga ipilitan lahat. So, sana, ikaw, huwag ka na mapilitan kasi voluntary ka na kasi naintindihan mo na kung gano'n siya kadakila. Amen? Ang pangit kayo, imagine nyo yung mga atheists, di ba? Lord, you are... si ano yun, ah?
Natatawa tayo doon. Sila mismo mahihiya eh. Ano na, si Bill Gates, di ba? Ngayon, naiabang yan eh. Wala naman Diyos eh. Diba? Pag dumating ng panahon nito, no? Alam, natatawa tayo na ewan eh. No? Tuloy natin. Ay, hindi. Di ba sabi yan? That shall confess. Ibig sabihin, talagang sasabihin nila sa bibig nila, Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ibig sabihin, talagang mapupurihan ng Diyos. Mapapapurihan ng Diyos. Kasi kahit yung mga kalaban ng Panginoon, masasabi nila yun. Na Panginoon pala ang Kristo, si Jesus pala ang Panginoon. O dito tayo sa second part. So, ano ngayon? Kung naitaas sa Jesus? Ano ngayon? Ano dapat natin gawin? Ha? So yun nga, kung naitaas na ang Panginoon, mag-iisip po ako ng example na makaka-relate kayo eh. Ano bang makaka-relate kayo? Kung narito na lang, yung bakuna naman nasa utak ko eh. Example, napansin nyo ba yung mga lumalaban dyan dati? Noong una, hindi pinapakinggan. Eh, wala naman iniwala sa inyo eh. Eh, nung napapansin na ng mga tao din, totoo ba to? So ngayon, yung mga unang lumaban dyan, yun ang, uy, buti, salamat. Salamat, nakipaglabang ka, binigyan mo information, ganyan. So ngayon, anong gagawin natin? Kaya yung mga dating na wala ng trabaho ngayon, sila muna yung talagang ano sila ngayon. Sila yung sisikat. Tama ba? Kasi ang galing mo ng talino. Paano mo nalaman yun na peke pala yun? Sabi, may ano, hey, talino. Dati kala ko, tanga ka eh. Oh, kahit kayo ha, kahit kayo, sa balkada nyo. Sa amin, sa balkada na. Kasi ganun kasi yan eh. Minsan, ang ano lang yan is, alam niyo, mga makamundo, payamanan yan eh. Para kahit yung mga pag mga high school, ganyan, maglaki ko, mapakita ko, ganyan ako. Kaya ayaw nag-reunion nyo kami, ganun eh. Parang hindi naman tinatanong, sinasabi nyo pa. May ganun, kamusta ka ako? Meron, may ari na akong ganyan eh. Kasi pinaghandaan nyo yung buong buhay niya. Yun ang nasa utak nung. Ngayon, successful na siya. Okay naman, yun away, di ba? Ang problema, mayroon pang ibang reality eh. Paano kung yun lang ang pinagandaan mo? And then what? Ikilalanin ka ba rin ng tao? Tatawanan ka pa nga eh. Kaya nga gusto ko sabihin kasi dito, tayo ngayon, ang Panginoong Jesus. Ewan ko, kasi, sa Pilipinas kasi, medyo kahit paano Christianity, ano na yun eh. Medyo na-saturate tayo eh. Pero still, kahit ang panahon namin, nakikita mo ibang tao, hindi na iniwala. Inaasal-asal siya, ganyan-ganyan. Pero pag nakikita mo bandang huli, siya pala yung totoo. Siya yung dakila talaga at yung even yung mga kalaban niya takot na sa kanya. Anong gagawin mo? Kunwari si... Ano bang nilalait-lait dito? Kunwari si ano? Kasi maliit si Easy, di ba? Siyempre, yung kutas-kutasan lang. Ito si umamang pala si Easy, kunwari lang. Para siyang Bill Gates. Ay, sir. Di ba? Kahit sa amin ngayon, pag may, hindi ako magyabang ha, pero may mga kababata rin kasi tayo dati na yabang eh. Di ba? Si Pastor, yun din ang kwento niya eh. Eh, pinagpala din si Pastor. Kaso nga, naalala niya yung kwento niya. Kasi totoo eh, talaga nilalait siya kasi bukod sa maliit na siya, mahirap sila. Ganyan, ganyan. Nung nakita nung tapong bira ito ah. Oh. Kaya kayo, again, mababaw na illustration pa lang yung pera. Mababaw pa lang yan. Eh, paano kung ganito? Paano kung ikaw nagkaroon ka ng karangalan na talagang hindi nila kayang gawin kahit anong gusto nila? Diba? Nga, sa Bill Gates nga, ginagalang ba si Bill Gates? In a way. Diba? Pero in a way, dami ng galit sa kanya. Minumura nga siya eh. Namumuhi sa mukha niya eh. E paano kung ikaw yung kabaligtaran nun? Sabi natin, kunwari, binabastos ka, pero may pagtingin sila, ginagalang. Kasi hindi nila madidina yun eh. Kagalang-galang ka, maayos kang buhay mo. Pinagpala ka ng Diyos. Yun ang pinaka-ano dun. Basic ano natin, di ba? Pinagpala ka ng Diyos.
Anong gagawin ng iba sa iyo? Diba? So, gusto ko sabihin dito, yung iba sa iyo, ganito. Nga, ako na, example kay Eze, ganun. Bandang uli, nung una, nilalait mo, bandang uli, sir, anong gusto mo, sir, ha? Masahe? Susunod sa iyo yan. Amen? Ngayon, huwag tayong karnal, dun lang, ha? Gusto ko lang tingnan nyo isang aspeto doon, si Jesus kasi, anong mangyayari? Anong dapat natin gawin ngayon kay Jesus? Kung nakita mo na, kung naintindihan mo na, siya ay dakila, ngayon, in the future especially, anong gagawin mo na? Paglingkuran mo na. Ganun po yun. Paglingkuran mo na siya ng tapat, ngayon pa lang, pag-aralan mo kung paano, planuhin mo na yung course ng buhay mo. Mga bata, amen? O syempre, banggitin natin lahat ng basic niya, syempre, dapat maayos ang pamilya mo, okay? Para maayos din yung mga anak mo, lahat naglilingkod sa Diyos. Yun. Yung walang masasabi sa ibang tao na ganyan-ganyan ka lang, Kristiyano. Amen? E sabi dyan, wherefore, ito na yung ano, kung tinaas ang Panginoon, dati siyang humble, napakababa, nagpakababa, pero siya itinaas, anong dapat natin gawin? Wherefore, beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. So, ang magandang example sa mga taga-Philippians, dati na masunuri na sila. Pero still, inaano pa rin siya ng Paul dito, at ganun din tayo, kung sumusunod ka na, gawin mo pa ng mabuti. Kaya sabi dito, ito na yung false doctrine ng iba na sabi nila, work out your own salvation with fear and kita mo na, dapat magtabawan mo yung kaligtasan mo. Eh, work. Work eh. Dapat magtabaho ka, tama ba? Para maligtas ka. Tama? Anong kailangan mong gawin para maligtas? Eh, sabi dyan, magtrabaho ka eh. Ha? Ganun ba yun? Yeah. Pag may na-encounter kayong ganyan, kasi ganyan na ganyan sinasabihin na iba, eh, work. O, sabi mong believe only, walang believe alone, walang ganyan, ganun pa yun. Naka-encounter akong ganyan, tigas ng ulo. Kaya tinanong ko, ikaw ligtas ka ba? Oo. Eh, paano? Nagawa mo ba lahat? Hindi, siya naman ang bahala na dun. Ano ba talaga? Kailangan mag... Eh, kailangan sumunod ka. Eh, lang susundin mo. Gano'n ka, ano? Eh, yung kaya mo lang. Eh, ang labo, you know? So, ang baligtad sa kanila, again, pinili nila yung salita, hindi nila kino yung context. Pag sinabing work out, ano sabi ng work out? Work, iba yung work for. Okay, simpleng mga English lang yan, hindi yan mahirap. Pag sinabing work for your salvation, tama yun. Magtrabaho ka para kang malikas. Hindi, work out. Okay, ang example madalas dyan ha, yung work out talaga. Pag sinabing work out, anong ginagawa nun? Madalas yun sa gym, di ba? So ang ginagawa mo, nag-work out ka. Ano yung sabihin nun? Para magkaroon ka ng muscle? Hindi, may muscle ka na eh. May lakas ka para ma-develop at na makita ng iba na malakas ka pala at lalakas ka palalo. So, pag sinabing work out your salvation, ligtas ka na. Ang gagawin mo lang is, i-work mo lang, i-work out, ibig sabihin, dahil ligtas ka ngayon, ano ba dapat na nakikita sa ligtas? Hindi baligtad na kailangan magtrabaho para maligtas, hindi. Para makita nilang ligtas ka talaga, ano, papaganahin mo yun. Ang taong ligtas, una, nagpapasalamat sa Diyos yan. Pangalawa, confident niya na siya anak ng Diyos, ang saya nun. Ibig sabihin, yung confidence mo wala sa tao. Ang confidence mo, hindi yung, ay, maghihirap ako dyan, tigilan ko na yung paglilingkod sa Diyos. Ah, dali, ligtas ka na eh. May papalit pa ba doon? Meron pa bang tatalo doon pag ligtas ka na? Di ba wala? So, yung confidence mo ngayon, hindi kayong katulad ng konting problema lang, wala na. Discouraged na agad, hindi na mag-church. Eh, yun na, ayun, mayroon na kami, nakaaway ako sa church, yabang eh. Hindi na ako mag-church, ha? I-work out mo, kahit yung relationship, ina-work out, di ba? Ganun din yon. Kung ligtas ka, sino yung mga dapat karelasyon mo? Eh, di mga ligtas din dapat. At, pag sinabing work out your relationship, may sabihin nun, ayusin mo, yun, bandang uli. Ayusin mo. I-work out mo. May problema man ngayon, may solusyon. So, pero sa anong pinanggagalingan mo, ligtas ka.
at magkakapatid tayo, and therefore, hindi tayo dapat, ano man yun, nag-aaway or what. So, naintindihan niyo yung pagkakaiba ng work for tsaka work out. Ay, kinig niyo rin naman yan. Sa, may sinigyan ng ano lagi na sa gym eh. Nag-workout ka. Not worker. So, yan. So, sana maintindihan niyo yun ha. Mayroon pang isa eh. Ito. Ito ng verse 30 naman. Calvinist naman. Ang dami, no? So, kasi ito. Lagi nilang kinukot to isolated. Okay. So, basahin muna natin. Kaya hindi natin naalis yung 12 ha. Sa 13, sabi dyan, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sa Tagalog, ang Diyos kasi ang nagtatrabaho sa loob mo para ikaw ay, ano yung will, gusto, para gustuhin mo yung dapat mong gustuhin, at gawin mo yung gagawin mo. So, sabihin, ang Diyos pala nagtatrabaho. Pag tamad ka, ang Diyos ang tamad. Kasi hindi siya nagtrabaho eh. Tama ba yun? Parang ganun, pag isolated yung verse, ganun ang ibig sabihin nun. Kasi siya yung gumagawa sa'yo eh. Pati yung gusto mo, siya yung gumugusto eh. Pag again, pag isolated yan, tama sila. Kaso, you don't take anything from the Bible man or kahit sanino, you don't take anything out of context. Ano yung kasasabi lang sa 12? Ikaw yung mag-workout eh. Diba? So, inuutosan tayo, tinuturuan tayo na gumawa. Ngayon, ano yung sabihin nung, ang Diyos naman ang gumagawa eh. So, ibig sabihin lang noon, tinutulungan ka niya. Ibig sabihin, mahiya ka naman. Ang Diyos na nga nagsabi, ito ha, ito yung gagawin niya. O, kunwari, may course dyan. Katabad naman mag-aral. Underline na muna. Babasahin mo na lang. Tapos, sasundin mo, intindihin mo. May example. Nakakatamad naman. Eh kung ikaw maghahanap niyan, layo na mas mahirap. Eh kung susundin mo na lang yan, o yung daa, yung pala yung sabihin nun, mamaya, yun na, susulat mo na yun doon. Mahirap pa ba yun? Sino nag-produce ng course? O sino mga nag-produce ng libro? Diba? Ngayon na kasi yung mga module nito mga to eh. Ando na lahat eh. Aaralin mo na lang, sasagutin mo na lang. Napagod ka, di magpahinga ka. Mamaya, tuloy ulit. Alam niyo yung buhay natin, ganun din eh. Naka-ano na yan eh, naka-course na yan. Binigay sa atin ng Diyos yung course natin. Pwede mong hindi takbuhin yun, bobo mo naman pag di mo ginawa. Kasi andun na nga eh. Andun yung pagpapala, nakikita mo na, gawin mo yan, pagpapalain kita. Yun na, sunod na lang, go! Yun ang sabihin po noon, ang Diyos lang gumawa sa'yo eh. Eh, ba't sabi, gusto yun, syempre yung nagpapagusto sa'yo. By what way? Ano, utusan ka niya, bukas, gusto mo nang mag-solvin. Lord, ibigay mo sa akin yan. O sige, attend ka para matuto kayo ako. Hindi, wala din. Natindihan niyo ba yung balance? Lagi pong ganyan sa pag-aaral salita ng Diyos, kaya yung iba naloloko, pinipili lang yung gusto nila. Or, yung iba naman, naunahan eh. Yung unang na ituro sa kanila, yun na yun. Huwag ganun. Pag nagbabasa ka, dapat pag may parang iba sinasabi ng Bible sa tinuro sa akin, ha? Sundin mo to. Andi na yun ba? 2 verse na lang, ngayong ano. Sana nakuha natin yun kasi maniwala kayo. Ang dami na influence niyan. Ang Diyos ang gumagawa lahat eh. Eh, yun ang sinabi dito eh. Kinuha mo ba yung context? Yun ang tanong. Amen? Amen. Oh, ngayon, naintindihan na natin yun. Anong gagawin natin? Ito na, gumawa ka na, maglingkod ka na, at walang murmuring. Ano yung murmuring? Pag ni-search mo yan sa Bible, usong-uso yan. Kasi nga, parang tayo, mga, kahit naman kanino, kahit mga anak nyo, di ba? Pag sumusunod lang yung anak nyo, pero hindi nasa puso niya, ibig sabihin, napilitan, wala lang choice, di ba? Pero ayaw niya yung gagawin niya, pero kailangan niyang gawin. Isa sa mga magagawin niya, ano no, murmur. Kahit po sa trabaho, ganun din yan. Naku, lalo na. Kahit sa church, ganun din. Pag alam mong ayaw nila yung pinapagawa, lumalaban, eh, minsan hindi yung bibig, hindi yan ano eh. Hindi yan mapapagkaila, eh. Minsan, hindi mapigilan. Yan. Kaya ngayon, sa sunod dyan, pero, magmamurmur. Eh, ba't sinasabi ngayon, huwag magmurmur? Kasi nga, dapat maayos yung ating pagsunod. Kaya nga, in-illustrate na natin, ang Diyos una, nagpakababa, itinaas siya,
Ayaw mo bang ganun ka rin? Magpakababa ka rin ngayon, siya magtataas sa'yo. Totoo po yan kahit saan. Eh, yung iba, nakita ko parang kunwari lang magpakababa. Gagayahin mo pa yung kunwari. Magpakababa ka na talaga. Marami mangyayari sa buhay mo na kailangan mo pakababa. May isang taon, dekada, kailangan mo sumunod. Later, ikaw naman yung tataas. Yan ang prinsipyo ng salita ng Diyos, okay? So, huwag ka na mag-murmur. Kaya ka lang mag-murmur kasi nga, hindi alam mo mali ka eh. Kasi kung alam mo tama ka, sasabihin mo yan. Kaso, parang hindi ka sigurado. Kaya, hindi naman ganun. Ah, sige po. Then disputing, ganun naman, away-away. So, huwag na mag-away. Again, kaya nga, minsan kailangan din ng leader na maayos. Kasi pag walang maayos na leader, mag-away-away yung mga tagasunod. So, nagkakaano po yan eh. Tulungan na lang. Okay, kaya dito tayo tatapusin. Nakailang minutes ba ako? Parang 56. So, sakto lang eh. Sakto lang yan. Bakit tayo dapat hindi nagmumurmur? Dapat sumunod? Kasi ganito ang pinaka-end state natin. Okay? Yung pinaka- katapusan natin. Hindi yung negative. Ibig sabihin, end state, yung talagang dapat ka, yung maturity level. Na mature, na mature. Ano yung mangyayari sa'yo? That ye may be blameless. Kung hindi ka pa ganyan ngayon, ano yung dapat pinipicture mo yung sarili mo ganun? Itong taong to, wala akong masabi dito. Eh, meron. Dati, ganyan. Eh, dati yun. Eh, paano ngayon? Eh, hindi na nyo ba yun? Ano, sino man yan? Ito, dati, ganyan yan. Eh, dati yun eh. Ang gusto natin mangyayari sa atin, yung dumating tayo sa ganung state nga, na walang masabi sa'yo. Hindi, ganyan siya dati, invalid yung, kasi ang valid yung ngayon, dati nga yun. Oh. So, ibig sabihin, dapat, nakita mo yung progress. At dapat, hindi mo na ibato sa kanya yung dati niya. Harmless, ano yung harmless? Di ba, ang hirap pag minsan lalapit ka sa police, kasi alam na iba, mandahin loko-loko eh, di ba, mga police. Hindi naman lahat. Okay. Pero dapat ganyan tayo. Amen? Amen? Amen. Yung hindi mag-atubiling lumapit sa'yo, humingi ng tulong kasi alam niya, maayos kang tao. Hindi kanya ipapahiya ng hindi naman kailangan. Amen? Amen? Harmless, hindi ako sasaktan ito. Hindi ako lolokohin ito. Okay? The sons of God. Ikala ko ba anak na tayo ng Diyos? Yes. Pero yun nga, makikita nilang anak talaga to ng Diyos. Kasi yung ginagawa niya, talagang appropriate sa isang anak ng Diyos. Okay, another ano yan ha. Ina-interpret ko na lang para sa inyo. Hindi ka gagawa niya para kung may anak ng Diyos, anak ka na ng Diyos, kailangan lang makita. Ito yung ating title, Without Rebuke. Ba't siya hindi siya pinapagalitan? Eh, walang masabi. Well, masipag na, matalino, madiskarte, magalang pa, masipag pa, matulungin pa, makadyos pa, matalino pa, mabait pa. Anong gagawin mo doon? Hindi, may makikita rin ako dyan. Parang si Daniel, di ba? Walang makita kay Daniel. Pwede ba yun? Pwede, may example lang nga tayo, si Job. Pwede yun. Eh, sinasabi dito, sino ba yan? Sino bang kausap ni Paul? Eh, mga taga-Philippians na yan eh. Pattern yan sa atin. Kung sila, mga members sa Philippi, in-expect na sa kanilang Diyos yun, sa atin din. Amen? Amen. Eh, sawa na ako, pinapagalitan ako. Yung pala eh. Yung ginagawa mo kung saan ka pinapagalitan, pinupuna ka, alisin mo na sa'yo. Amen? Amen. Isa-isayin ko pa ulit. Isa-isayin pa natin. Ha? Late. Ano ka? Sinungaling. Ano? Mayabang. Alisin mo na. Tamad. Sinungaling ulit. Nanakaw. Nanakaw ng ano, nag-anakaw ng oras. Yung ano man yan. Nanguhutot. Di sinungaling. Nang lalamang. Diba? Alisin yun eh. Para huwag niya masabihan. Lalo mo, nakututo ka ng salita ng Diyos, alam mo na yung mga mali, alam mo yung tama eh. So, kailangan mo na lang gawin, iwasan mo na lang yung mali. So, pwede po yun. In-expect ng Diyos sa atin, pwede yan. So, dinagdag niya pa dito, in the midst. Okay, ulitin ko ha, without rebuke, ayoko niya, pastor, di, ibig sabihin, ako lang.
Kasi sa amin, lahat sila nagmumula. Ako lang, ganun nga, exactly. Sabi niya, no? In the midst, alam niya naman yun, alam naman natin yun, alam natin na mayroong ganyan. Pero yes, kahit nasa gitna ka ng mga yan, loko-loko, bastos, kung ano man yan, eh ganun naman tayo lahat eh. Crooked nga yun, and perverse nation. Mga baliktad na ang utak. Eh, ang daing kalokohan dyan, yung mga baklanga doon, kakasal eh. Ako pa, magtitino pa ako. Talaga. Kung gayain nyo, kaya dapat nga, lalo tayong maggalaiti doon eh. Ganyan na kasi sila sira ulo, dadagdag ka pa. Yan ang sinabi sa kanila, yan ang sinasabi sa atin ngayon. Eh, paiklian nga yung mga ano eh, oh. Nakita mo ba yun? Labas na nga yung ano eh. Intindi naman nun. Ako naman, medyo lang eh, pastor eh. So, ina-expect na natin yan, huwag na tayong lumapit doon. Among whom, ye shine as lights in the world. Tapos, yung sabihin yung light. Di ba, maganda yung light, siya yung nag-iilaw eh. Kung walang ilaw, lahat kadiliman. O gusto mo ba, kadiliman ka rin. E ako nga, maitim ako eh, di ba? Kaya nga, ayoko na lalong maging ano. Maging masama pa, kasi ang itim ko na nga, di ba? Eh ngayon, maputi naman ako eh. Eh baka sa kulay lang yan. Baka yung, sabi nga nila, yung buto mo maitim. Yung ganang kasabihan eh, no? So, naiintindihan ba? Ganda ng Bible, no? Ako, medyo naiinggit ako sa inyo, kasi nga, well, ako, gusto kong talagang ano kayo, matuto. Pero iba naman, natuto rin naman sa iba. Ito nga, binubuhos ko sa inyo sana lahat. Paanong paraan, paanong pagkakasabi, example. So, kaya sana, sana lang. Ito, mag-asawa na to. Men, bigyan kayo ng pagkakataon sana. Ang pinipicture nyo sa utak nyo, paano ko gagamitin ng Diyos? Naging halimbawa ako, nagkamali ako dati. Eh, lahat naman tayo nagkamali, di ba? Hindi nga lang pare-pareho. Still, pwede pala yun. O, pwede. Yan ang maganda sa Panginoon eh. Pag ang anak ko ba gusto, gulpihin ko na lang. Kulong ko na lang dahil nagkamali. Hindi. Paluin ko lang, tapos, fresh start ulit. O, sige, gawin mo yung tama, anak ha. Ganun lang tayo lahat eh. Amen ba? Ang ganda ng salita ng Diyos, no? Amen. Kahit sa mo tingnan eh. Ako minsan, i-review ko lang to, pero i-preach mo lang yun eh. So sana, especially yung mga bago na inspire, sana maghanap pa kayo ng lalong, ano. Huwag kayong absent kahit ano pa yan, maglaban nyo. Magkano ba yan? Oh, wala, trabaho, OT, magkano yan? Sige nga, walang kwenta yan. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Kay Paul, kay Timothy, Panginoon. Especially kay Paul, Panginoon, nakita namin dito, ginamit niya siya. Kahit siya din po ay nagkamali nung unang panahon, Panginoon, ba't siya po ay nagbago. Sinundan niya kayo, Panginoon, ilam niya ang dapat niyang gawin. Ginawa niya, Panginoon, buong katapangan at pagtitiwala sa inyo. So, we pray, ganun din po ang bawat sa amin. Nakikita namin to, Lord, at inaaral. Nakita namin ang katapatan niyo kay Paul. Makakasa po kami na ganun, exactly ganun din kayo sa amin. Even more especially kung mga bata pa, Lord, especially, tatapat na, talagang tapat. Panginoon, I pray na for the new year again, kayo po'y yung pagpapalain sa yung mga salita matuto. Tulungan niyo po, Lord, sa mga ibang area ng buhay namin na parang di namin masyadong kaya. But yung iba naman, Panginoon, especially yung mga kaya namin, at least pag-attend, mag-pray, basa ng Bible. Ayan po yung part namin, gawin naman namin. At tatulungan niyo for the rest of the things na kailangan nang gawin, Panginoon. Ay, salamat po sa buong 2022 again. Nawa this year, kami po ay titiwala sa inyong tatapat. Kailangan po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa sa mga plano pa namin, Panginoon. Kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen.